sa lugar na nireklamo tayo at nagsisigaw ako ngayon. Diba? Ay lang naman. Diba? May dumating man ang pulis dito. Ayan, may mga pulis na. Ayan o, oh. Yung mga pulis. Ayan o, oh. Ayan o. Oh. Yung mga pulis yan. Oh. Ah, nandiyo? Ani? Oo, ako na. 302. Diba, ah. Ah. Okay, okay, ayan. Ayan, mga pulis. O, hindi ako biyasa sa salitang ni Onggo. Pero siyempre, bebelo muna tayo lang nga. Vitamins. Putang ina nyo, stay tuned ha. Diyan lang kayo. Diyan lang kayo. Nandiyan na yung Les po. Nani, nani? What's the problem? Sugoi, urusai. No, urusai, no, urusai. Oh. Onegai. Oh, wakanai karo watashi. Wakanai gai. Onegai ne. Oh. No. No urusai. No. That's all my friend. Friend. Talagang ipinagmalaki pa ng kupal na siya Pilipino dito sa Japan sa pinanggagawa niya na yun. Pinagmalaki pa niya na siya Pilipino. Alam niyo nung sinabi ng hapon, urusay, urusay, sugoy, urusay. Ibig sabihin nun, maingay, maingay, maingay. Kampay. Kampay. Alam niyo, dito sa Japan, hindi bawal ang uminom dito. Uminom ka hanggat kaya mo, uminom ka hanggat namatay ka. As long as wala kang naaargabyan ng tao. Wala kang nadidisturbo na ibang tao, sarili mo lang yung nadidisturbo mo. Pwede kang uminom. Walang bawal sa Japan. Ngayon, magiging bawal lang yan mga pre, kung nakakadisturbo ka lang sa ibang tao. Kunwari, nagwala ka na dito sa, ang ingay mo na dito sa apartment mo, nagkantahan na kayo, nag-joke na kayo, this oras na ng gabi, na-disturbo mo na yung nakatira sa kabilang kwarto, yan yung bawal. Talagang i-report at i-report kayo sa pulis. Magtaka ka na lang, wala lang 5 minuto, kakatok na yung pulis dyan sa pintuan mo at papatahimikan na kayo. Hindi naman kayo kukulong. Papatahimikin lang kayo. Patanungin yung pangalan nyo, tingnan yung visa nyo, ang masakla pa dun, kung isumbong kayo sa kaisa nyo na maingay kayo. At itong tandahan yung mga pre, ang kaisa nyo dito o yung pinagtatrabahoan nyo dito, ayaw talaga nila na ma-involve sila ang pangalan nila, ang kaisa nila sa pagdating na sa usapin ng mga polis. Ayaw talaga nila yan. Nandito kayo bilang trini, kung gusto nyo uminom, uminom kayo, pero huwag kayong mag-ingay sa loob ng apartment. Ganito kasi ang mga consequences nyan. Tama ba yun? Consequences? Once nadama yung kaisa mo dahil sa ginagawa mo dito sa Japan na nag-iinom, nagwala, nag-ingay sa loob ng apartment, madama yung pangalan nila. Pack 1, pack all na yan. Imbis na kukuha pa yung kaisa nyo ng mga trainee ng mga Pilipino papunta dito sa Japan, hindi na. Madadamay na yung pangalan ng agency mo doon sa Pilipinas. Madadamay na. Hindi na sila kukuha ng mga trainee na galing doon. Alam nyo kung bakit? Ibig sabihin nun, yung nakuha nila na trainee is basagulero pagdating dito sa Japan. At ang masakit man yan, kung mabad trip talaga yung kaisa mo, is pauuwiin ka kahit hindi pa natapos yung 3 years contract mo dito sa Japan. Yun yung masakit. Kaya iwasan nyo talaga na makadisturbo kayo sa ibang tao, lalo na kapag nagiinom kayo. Yung mga tinitirhan kasi dito, tulad nito mga apartment,
Tulad niyan, mga malalaking building na apartment. Akala mo simentado, pero pagdating yan sa gilid dito, kaho yan. Maririnig nila. Ngayon, nagsasalita ako, naririnig yan ng kabilang kwarto. Minsan nga, pag madaling araw, maririnig ko umuungol yan sa kabilang kwarto. Hindi ko na pinakialaman. Alangan, i-report mo pa, umuungol na nga eh. So, ibig sabihin nun, nasarapan na i-report mo pa sa police. Pabayaan mo na, kasi normal yan pagdating dito sa Japan. Na makakarinig ko talaga ng mga may umuungol. Normal yan. Ako nga, kapag madaling araw, alam niyo kung ano ginagawa ko. Di ba, pag madaling araw, gustong-gusto mong umutot. Yung utot ko nga, nilalagyan ko ng silencer kasi nasa sikan ano ko eh, sikan floor ko eh. Ngayon, pag utot ako, magbabibrate. Maririnig naman dun sa ibaba kasi kahoy nga ito. Ito kahoy. Apakan kahoy, tapos yung higaan nila dyan sa baba is kagaya niya nasa taas. Tingnan nyo. Oh, ibig sabihin, yung nasa baba, nasa siling, malapit ko nasa siling. Kapag utot ako, maririnig dun sa baba. Ibig sabihin, di ba? Baka ma-report ako dahil sa utot. Kasi na-disturbo yung pagturong nila. Dito sa Japan, pre, pahalagahan nyo talaga yung katahimikan. Kung dyan sa Pilipinas, mahilig tayo mag-bijoki, maingay tayo. Dito sa Japan, kung mag-bijoki man tayo, dahan-dahanin na lang. Pero kung gusto nyo talaga mag-bijoki, meron naman mga, marami naman mag-bijoki dito sa Japan. Ah, ang tao dyan, hindi naman bijoki ang tao lalayan dito eh. Karaoke. So, yun lang. Pag nandito kayo sa Japan, iwasan nyo talaga yung maingay, yung makadisturbo kayo ng ibang tao. Lalo na sa alis oras ng gabi. Talaga i-report at i-report kayo. Magtaka ka na lang, may police na kakatok dyan sa pinto mo. Mag-ingat talaga kayo pagdating kapag umiinom kayo, yung mahilig kayo uminom, mahilig kayo sa karaoke. Iwasan nyo talaga maingay sa loob ng apartment kasi napakabawal talaga. Pinapahalagahan talaga dito sa Japan yung katahimikan. Kumbaga, itong Japan mga pre, parang ghost town, wala kang maririnig na anumang ingay. Kapag gabi, dito, wala kang maririnig. Ngayon, tanghali, wala kang maririnig. Iwan ko mamaya madaling araw, dito maririnig ko, umuungol na naman yan dyan. Walang hiyang buhay. Babusin, God bless.